ano, sobrang kinakain nila yung foundation na halos mapunta na lang dito sa sponge yung product. Ito. Ayan. Ganyan yung itsura niya, guys. Ang cute niya lang kasi may lalagyan siya dito. Tapos dito rin may lalagyan. Pero know your love is where I'm due. Our income generates love. So hello, your highness. Welcome back to our kingdom. For today's video, magre-review na naman tayo ng another nakalimutan ko yung sabihin ko. Basta magre-review tayo. Normally, I review skincare and then makeup review. But this time, ang re-reviewin naman natin ay makeup tools. So, meron akong nabili dito nung nakaraan. And super affordable niya lang. Ito yung makeup tool. Ito yung makeup tool. The blending brush na siya na meron siyang kasamang puff. Pump-puff. Yung sa ano, normally kasama siya sa powder or pressed powder. Tapos, sobrang mura niya lang. Ito yung price niya. Yan. 100 pesos ko lang siya nabili sa Glad King. Tapos, sobrang cute niya pa. Meron siya kasamang lalagyan. Labas lang natin. Kung maintindihan niyo mo nakasulat dito kasi Chinese. Tapos nakalagay dito sa harap is cosmetic fab combination. So, ayan. Labas ko lang siya. Tada! Ayan. Ganyan yung itsura niya, guys. Ang cute niya lang kasi may lalagyan siya dito. Tapos dito rin may lalagyan. Pero hindi ko to ilalabas kasi aanuin lang ni Jedi to eh. Paglalaroan lang to ni Jedi. So, ang cute niya. For 100 peso, sulit na siya. May lalagyan ka na. Tapos, may dalawa ka pang fab. So, ang dami ko kasi nakikita sa YouTube. Napapanood ko sa YouTube. Na ginagamit nila or mas okay daw actually gamitin ang pump puff sa foundation. Kesa sa mga blending brush. Normally, pag nakikita nyo sa mga makeup review, ang ginagamit ko talaga ang pump foundation is brush. Kasi, hindi ako masyadong sanay dito. And, medyo namamahalan kasi ako sa ganito. Kasi, yung sa brush set na eh. So, may nagagamit na akong pang foundation sa mukha ko. Pero, ito kasi, yung iba, yung mga separate na ganito, yung mga branded na ganito, medyo pricey siya. So, medyo namamahalan ako. Ewan ko, basta, yaan nyo. Pero, this time, 100 pesos lang naman siya. Kaya, binili ko na. And, gusto ko rin talaga itry kung okay ba talaga sila sa face or magkakaroon ba talaga ng airbrush finish kapag ka ang ginamit nating pang foundation ay itong anong tawag dito? Sponge na to. And then, itong pang puff. So, ayan. So, ganito yung itsura ng pang puff, guys. Ayan. Pasensyahan nyo na yung kuko ko. Hindi pa na nalilinisan. Ayan, tapos pag ginanyan mo siya, matigas siya ng konti. Pero hindi naman super tigas. Ganyan siya. Tapos ito na, tapos ito na yung itsura niya. May nakalagay siya dito. Tapos papasok mo yung kamay mo dyan. Ayan. Tapos ito, para rin siyang sponge, pero parang rubberized siya ng konti. So, ayan. So, simulan na natin, guys. So, nakapag-prime na ako ng face, as you can see, kaya nangingintab ang mukha ko. Pero ang ganda niya, diba? May dewy-dewy effect. Ito yung kinamit kong pang-prime, yung soothing gel ng Lux Organic. So, moisturizer and primer na siya. And ang gagamitin nating foundation ngayon is yung available, ay yung available, or kung ano lang yung meron ako dito, ito lang naman ang meron ako. Itong Maybelline Dream Satin Skin Foundation. So, para mas kumapit yung ano, yung foundation, babasain natin siya konti. Babasain natin parehas ng sponge. So, ito,
gagamitin ko siya dito sa side na to, and this one is para dito sa side na to. Tapos ipagko-compare natin silang dalawa. So, ang gagamitin kong pangbasa ng sponge ay itong favorite ko din na face mist ni Mama Aunt Klutz. So, ayan, basuin lang natin siya. Ay, medyo basang-basa. Medyo basang-basa. Hindi naman masyado, yan. Very light lang. Parang napadami eh. Pero hindi siya super basa. Oh, wala oh. Hindi siya super nabasa ng bongga. Kasi yung mist nito is super fine. So, hindi siya masyadong nababasa and hindi siya kalat-kalat. So, kukuha lang ako ng foundation. Ayan. Ganyan ako mag-apply. So, depende yan sa inyo kung paano nyo gagawin. Depende sa diskarte nyo. Kanya-kanyang trip yan. Just make sure lang na malinis ang kamay nyo pag ginawa nyo to. So, kukuha lang ako ng ano ah. Ito. Dito na ako titingin kasi mahirap pag sa camera. Hindi ko masyadong mabe-blend ng maayos. Alam niyo guys, maganda siya. Nakikita ko na maganda siya kasi hindi niya masyadong, hindi siya kagaya ng ibang sponge na na-try ko na fake. Ano, sobrang kinakain nila yung foundation na halos mapunta na lang dito sa sponge yung product. Ito hindi masyado. O, hindi siya masyadong kumakapit. And sobrang ganda niya ipang blend, oh. Kita niyo naman, nabe-blend siya agad. Ganyan-ganyan lang ako. O, diba? So, ayan na guys. Ayan siya. Ayan yung itsura niya. Pag na-blend na siya, gamit itong sponge. Maganda siya, ha? Hindi halatang, ano. Uy, ang ganda. Tapos, wala pa masyadong napupunta dito na product. O, ganyan na yung isura niya. Diba? Ang ganda niya, guys. Hindi siya halatang, hindi halatang naka-foundation ako. Diba? Parang wala lang. Tapos, syempre, dahil sa ating soothing gel, medyo dewy-dewy ang effect ng ating skin. And, sobrang kinis niya, guys. Sobrang hindi halata na naka-foundation ako ngayon. Hindi kagaya nung sa brush. Minsan, pag hindi maganda yung brush na gagamitin mo, parang winalis yung mukha mo, ganun. So, this time, gagamitin naman natin sa kabilang side is itong puff. So, babasain ko rin siya. Ay! Yan, nabasa ko na siya. Tapos, maglalagay lang tayo. Ito, pwede niyo itong mabili ng separate yung mga ganito. Parang may nakikita ko minsan sa butika, sa mga bangketa, ganyan, sa mga tsanggi-tsanggi. Okay lang naman na gumamit ng fake na ano eh, na tools, wag lang yung makeup kasi yun talaga ina-apply mo sa mukha mo. But ito, meron ako mga nakikita para nasa 10 pesos to 20 pesos lang yung ganito. Kung ganito yung gusto nyong bilhin, yung gusto nyo ito lang, pwede naman. Tapos ito, meron ako mga binibiling ganito sa Shopee na 50 pesos, ganyan. Kaya lang, ang pangit dun is, pag na ganyan mo siya, kunwari, na ganun mo na kukumo, ano, mabilis siyang masira. And, yung iba, sobrang tigas talaga, na pag ganyan mo, hindi siya talaga gumaganyan. Talagang ganyan lang siya, eh, mahirap siya ipang blend. So, ito, okay siya. Maganda siya pang blend. So, ito naman, so, ganyan na. Kagaya lang din ng ginawa natin. Dump lang tayo.
tingnan natin kung anong mas magandang finish. Alam nyo guys, parang pareho lang sila. Pero syempre, teka nga, blend ko pa konti. Diba? Ang ganda nung nakaka-blend. Alam nyo guys, pagdating sa performance, ayan o, nakikita nyo, hindi rin siya masyadong kumakain ng foundation. Oh, ayan, yung mga tira-tira lang yung napunta dyan, pero hindi talaga siya masyadong kumakain na kagaya ng iba, kagaya ng ibang sponge na nabibili natin. Ang ganda niya guys, halos pares lang sila ng performance. Wala akong makitang difference actually. Difference lang is, like I said, pwede kayong bumili ng separate nito na sobrang mura lang. Mga nasa 20 pesos, siguro pinaka mahal na yung 20 pesos na ganyan. Ayan yung, ito yung ginamit natin, yung pampuff. Tapos ito yung dito sa kabila. Diba? Sobrang ganda ng pagkakablend niya. Ang ganda, ang kinis guys. Sobrang ganda. So, teka nga. Actually, wala akong makitang difference eh. Parang, parehas lang talaga sila ng performance. Wow. Talaga. Wow. Ang ganda talaga. So, ngayon, itatry ko naman na mag-concealer. I'm not sure kung andito yung concealer ko. Ayun. Ito lang yung concealer na meron ako. And itong concealer na to ay hindi masyadong maganda. So, kasi medyo nagkikrease siya. And hindi kasi siya ganun ka-creamy, mahirap siyang i-blend kahit sa brush. Sobrang nahihirapan akong i-blend to. So, tingnan din natin kung ano yung magiging performance ng sponge tsaka nitong puff sa concealer. So, maglalagay ako dito para matanggal ang ating mga pinagpuyatan. Ayan, no, hindi siya maganda, no. Hindi siya, medyo mahirap siya i-blend, guys. Ayan. Ganyan ako mag-concealer, kalat-kalat lang. So, babasahin ko ulit to ng konti kasi tuyo na siya. Hindi mo siya masyadong nabasa kanina. Ayun yung ipambe-blend ko dito sa concealer natin sa kabilang face. Alam nyo, hindi ko alam kung dahil ba sa mist ni Mama Ann Glutes, bakit sobrang dali niyang i-blend ngayon. Kasi talaga sobrang nahihirapan ako i-blend yan. Lalo na pag ang gamit ko ay ang brush. Eh, dapat diba, mas madali siyang i-blend ng brush. Pero grabe. Tingnan nyo, ang ganda talaga. Grabe, ang lupit nito. Naku, bibili pa ako ng ganito. So, ginagawa ko iba't ibang side. Itong ano yung ginagamit ko. Ito, pagka ano. Tapos, ito, pagka dito sa sulok-sulok para maabot niya. Para maabot ng sponge. Hindi ko alam kung dahil ba sa mist o dahil maganda lang talaga ang performance nitong sponge na to. Pero, kasi, kung kahit gaano pa kaganda yung mist, pag pangit yung sponge, pag matigas yung sponge, hindi siya mabiblend ng maayos. Pero tingnan nyo, oh, parang hindi ako nag-concealer, nasa na yung concealer. And like I said, ang pangit ng concealer na yun. Hindi ako ano, pero ang pangit niya kasi sobrang ihirap niya ng i-blend, hindi ako nagagandahan sa kanya. And yung concealer na yun, nabili ko siya yata sa Watson's. Ewan ko kung ever bili na yun kasi nabura na yung tatak eh. Basta sa Watson ko yung nabili, 100 pesos. So, ayan. Sobrang nablend na siya ng bongga. Try naman natin itong pang-fop sa kabila. Kung
kaya niya bang tapatan ng performance itong sponge. So, gagamitan ko lang din siya ng mist. At pala hindi ko na ginagamitan ng mist para makita talaga natin ang performance niya na yun lang talaga. Anyway, pwede naman kayong gumamit ng ano lang, ng teka, ayusin ko lang camera. Anyway, pwede naman kayong hindi naman record na gumamit talaga ng mist. Pwede ng tubig lang, eh. Basta inyo lang siya ng konti. Para hindi siya super dry pag ginamit nyo sa skin nyo. Tingnan nyo, sobrang bilis niya lang talagang i-blend. Gamit ito. And like I said, ang isa pang maganda sa kanya is hindi niya talaga, wala talaga, halos ko lang napupuntang product, konting-konti lang guys. Pag ano, sa camera kasi, pero pag sa personal talaga halos wala. Nahulog na ang mic. Guys, parang sobrang saglit ko lang talaga siyang blend. Hindi kagaya na pag brush yung gamit ko, hirap na hirap talaga akong i-blend yung concealer na yun. Tapos, tignan ko ulit ah, kung okay ba. Kasi, halos parehas talaga sila ng performance, guys. Hindi ko alam, teka na, dikit ko na naman yung kamay ko. So, ayan guys. Halos parehas talaga sila ng performance. Wala akong masabi. And, nakikita nyo, wala siyang patsi-patsi. Hindi siya yung pagka, inano mo, patsi-patsi siya. Tsaka, nag-crease ng bongga. Hindi kagaya na kapag ka, yung brush talaga yung ginagamit ko, hirap na hirap ako. So, medyo napapawaw ako dito sa dalawang to, and given the fact na meron siya nalagyan and 100 pesos na siya, sobrang like ko to. Tatapusin ko lang yung makeup ko and then I'll be back. Guys, eto na ang ating final look. Pasensya na kayo, yan lang ang nakayanan. Hindi na ako nakapag falsies kasi hindi ko makita yung eyelash glue ko. But, anyway, I'm going back to the product na nire-review natin. Eto, ayan, naging ganyan siya guys kasi ginamit ko siyang pang-powder. And ito yung ginagamit kong powder, 18 pesos lang to sa bench. 18 or 25 pesos, basta ganun lang yung price niya. Pang-bake. My final thoughts about this product is 2 thumbs up for me. Sobrang ganda nito guys. Mas okay siya actually kesa sa brush. Mas gusto ko gamitin to moving forward pang foundation kesa sa brush. Kasi sobrang smooth ng finish niya. Sobrang ganda. Hindi halatang nag foundation ka. And yun nga, parang airbrush finish. So, kung may budget ka, punta na ng Glad King. Makakabili ka ng 100 pesos, tatlo na sila. Pero kung nagtitipid ka and wala ka pang masyadong budget, ay go ka na sa butika guys, o kaya sa mga ano ba yun, yung mga 10-10, 20-20, piling ko meron rin nito makikita for 20 pesos guys. Sobrang ganda niya, sobrang sulit niya, sobrang ganda niya pang apply sa foundation. And as you can see, sobrang smooth talaga ng finish niya. And yun lang, wala akong masabi kundi ang ganda talaga. Sobrang ganda niya. Much better to kesa bumili kayo ng super mahal na brush. Tapos, hindi rin naman siya ganun kaganda. Kung yung brush na mabibili nyo ay hindi ganun kaganda yung dents niya, or hindi ganun kaganda yung mga brushes niya, masasayang lang din siya. Hindi nyo siya pwedeng
pwede. Hindi niyo siya pwedeng gamitin pang funda. So, yun lang guys. Ang ibang masasabi ko, sobrang ganda niya talaga and magre-repurchase talaga ako nito. Sobrang mura niya pa for 100 pesos. So, again, sa Glad King to nabibili. Nabili ko to sa Glad King. Kung malapit lang kayo dito, taga QC kayo or Caloocan North, meron sa SM Fairview. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. And kung may mga suggestion kayo na vlog, just comment down below. And I hope to see you again on my next vlog. Bye!